Toby Tiangco from the Lone District of Navotas. Good day to you, Congressman Toby. Good morning, Karen. All right, what exactly happened that is unsettling to you? The process, no? Okay, if you'll allow me to. Nung Sunday morning, I received the text message. Sabi sa akin na may impeachment ba kay Chief Justice. So sabi ko wala. So binali wala ko yun. Then during the day, lalong lumalakas yung rumors na may impeachment. So binaliwala ko pa din. Sabi ko imposible naman to. Nung Thursday lang pinagbotohan ng Wednesday pinagbotohan ng Committee on Justice yung impeachment kay Justice Del Castillo. Tapos sa Lunes magkakaroon na kami ng impeachment kay Chief Justice Corona, no? Tapos ang nakakatakot pa noon ay sinabi, isang araw lang 'yan gagawin. So binaliwala ko pa rin. At about siguro mga 7 o'clock, nakatanggap na ako ng text message sa secretary ni Speaker. Sabi may all majority caucus. Okay. So doon kinabahan na ako. Sabi ko sana RH na lang pagbotohan. No, so anyway, to make people long should story know short, you are in the majority. Yes, you I are am. In the coalition that supports President Aquino. Yes, I okay. am. So, ganun. So, I tried to psych myself up nung Sunday ng gabi, tsaka nung Lunes ng umaga, sabi ko, pikit mata, boboto na ako. Okay. Kasi, naranasan ko na nung nagnawa ko sa impeachment ni Mercy Gutierrez, hindi ako nakakuha ng PDAF noon, na-delay ng 6 months. Is that right? Yes. So, it's true? No, noong hindi ako bumoto noon. So, I will admit, importante sa congressman ang PDAF lalo na yung soft scholarship. Medical assistance, hindi naman po pwedeng sabihin na dinelay ng 6 months, di ba? Hindi naman po pwedeng sabihin dun sa scholar na after 6 months na kayo mag-aral o dun sa magpapagamot, after 6 months na kayo magpagamot. So parang, I was trying to psych myself up na bumoto na ng yes. Pangalawa, alam ko may numero na sila. Alam ko yung 1/3 na kuha na nila. So, bakit ka pa hindi boboto? Pangatlo, I don't want trouble with the most powerful man in the country, you know? So, life can be miserable for you. You can understand that. So, pumunta ako doon. Sabi ko, I was psyching myself up. Boboto ko. So, nagsimula. Nahandun yung liderato ng House in front. Nandun kami. Ang unang sabi sa amin is, we will impeach the Chief Justice. Nung tinext kami, walang agenda, ha? Sinabi, we will impeach the Chief Justice dahil siya ay bata, siya ay protege ni GMA. At pro-protection na niya si GMA, no? So, at siya ay magiging hadlang doon sa magandang hangarin ni Pinoy. So, we will impeach him. Imagine sinasabihan kami na we will impeach him. Wala pa kami nakikitang dokumento. Okay, number two, sabi, the chairman of the Committee on Justice will present the evidences of the impeachment on why we have to impeach. Number three of our procedure is that yung mga gusto mong pumirma, pumirma na kayo. Yung mga ayaw naman pumirma, wag na kayong pumirma. Okay? But number four, this is non-debatable. No questions will be entertained. Okay. All right. So, doon ako medyo nagulat. Parang doon ako yung psyching myself up to sign na pikit mata for the three reasons I stated. Parang doon nagbago lahat. So, hindi ko matanggap na yung integridad at independence ng House eh, ganun-ganun na lang. Imagine in how many minutes nakuha yung signatures, di ba? Hindi kami nagkaroon ng kopya. Actually, 188 votes in 3 hours. Yes, pero yung required 1/3. Finished in less than two. Less than, I think, 1.5. No, it finished in less than 1.5 hours because of the process. It has to be a verified complaint. Uh-oh. Pero kung pwede yun sabay-sabay, ang bilis noon. I mean, syempre pipila ka, isa-isa kayong pipirma, kaya umabot ng ganun katagal. No, it was fast. I mean, that's pretty fast. Okay. Ang point ko lang is, number one, yung power to impeach is a very strong power given to Congress. But with that power, you must exercise it with great responsibility. You know, how can I decide nang hindi pinapakita? Mm-mm. Sabi nila, So some have not read the complaint but signed. I don't want to say that. Yes. I don't want to say that because I don't know kung binigyan sila ng advance copy. Yeah. Pero at least I can say yung mga katabi ko, nagulat din. Doon lang nila nakita yung complaint on a PowerPoint. Yeah. Tsaka hindi ko alam kung paano sila magkakaroon ng kopya. Kasi ang sabi sa amin is kumuhan lang kayo ng kopya mamaya. Yung gusto magtanong, doon lang kayo magtanong sa floor. Imagine coming from the leadership of the House, sasabihan kami ng ganun. Yeah. Kasi kung may kopya sila, I will tell you this.
kung may kopya sila, hindi ba logical na i-distribute muna yung kopya habang nag-iintay kami doon? Kasi yes, nag-iintay kami, hindi naman nag-start ng 2:30. I came exactly at 2:30. Siguro nagsimula yung 2:45 or 3. Kung totoong may kopya na papabasa sa amin, hindi ba dapat pagpasok, ibibigay yung yung kopya? So, that will make me say, na walang kopya. You're not the only one actually who didn't see a copy, which is why he didn't sign, but is supportive of President Aquino, which is Congressman Boying Remulla. Hindi lang he had said he did not see a copy, so why would he sign something he could not have read? Imagine Deputy Speaker yun, walang walang kopya. Yeah. Eh, paano pa kung yung Deputy Speaker walang kopya? Paano naman kami magkakaroon ng kopya, 'di ba? At hindi lang siya, marami ring kakampi ni Presidente Noynoy ang hindi pumirma. Meron mga liberal party. And you set the record straight, you are with the majority but you were never with GMA. Alam mo, kasi ang PR dyan is kung hindi mo impeach si Corona, pinoproteksyonan mo si GMA indirectly. Yes, that's even by text yesterday, ang mga text, Toby is a turncoat. He was with GMA. No. I will set the record straight, no? I will set the record straight. From the time President Estrada left office until the last day of GMA in office, kasama ko si Presidente Estrada at never ko kumampi kay GMA. So hindi ko pwede idepensa. Hindi ko pwede idepensa si GMA, and I will never defend her. Sabi ko, I am, in my privilege speech, I am in favor of running after GMA for her alleged sins. Mm-mm. But alam mo, hindi pwedeng personalan 'to eh. Yeah. Hindi pa pwedeng personalan 'to eh. Kahit ako'y nasaktan dun sa ginawa niya, sa pagtrato niya kay Presidente Estrada nung nakakulong, isa ako sa most frequent visitors, isa ako sa napahirapan, isa ako sa napahirapan nung panahon ni GMA for 9 years. Hindi pwedeng personalan to eh. We have to rise above this eh. Pero ang hindi talaga pwede doon is yun ang hindi man lang nabasa. And alam mo, ang pagkatapos noon, nung iniintay, kasi diba they wanted to do it in one day. Yes. So, kailangan tapusin pagkatapos magpirmahan, kailangan ibalik sa ibalik sa floor. Okay. Nung nagkwekwentuhan sa floor, nagkakagulatan. Pumirma ka? Hindi. Kala ko pumirma ka eh. Bakit ka nakapila doon? Hindi naman ako nakapila ganun ang tanungan Yes. Nagkagulatan eh. Pumirma ako kasi kala ko pumirma ka. Bakit di mo naman ako sinabihan na hindi pumirma. So I think that was the main reason kung bakit hindi na kami pinalabas, para magkagulatan doon. But it's so disappointing that members of the House, which is supposed to be a collegial body, but a respectable collegial body, ganun lang, pumirma ka, hindi ka pumirma, ganun lang? Hindi, kasi alam mo talaga mahirap eh. Mahirap mawala ng PDAF. Mahirap, mahirap mapag-initan ng palasyo. Mahirap talaga yan. I mean, we have to realize reality, you know? Kaya sa tingin ko, it was, Speaker Belmonte is a friend of mine. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa kanya na kahit neophyte ako, he broke tradition, he gave me a committee chairmanship. Pero, whether alam niya o hindi, it was orchestrated. Kasi nagkagulatan eh. Nung sinabing, tapos na si chairman of Committee on Justice na magpresenta, pila na yung pipirma. Pumila na, may pumila na. Mm-mm. So, syempre, pag ganun, magkakagulatan, parang iisipin mo, kaysa ang salita doon, maiiwanan lang tayo, de, sumama na. What do you think should have happened? What would have made you feel comfortable with the situation? Bigyan kami ng time. No? There is no doubt. I'm not argue. Under the Constitution, once you get 1/3 of the members of the House to sign a verified complaint, it can be transmitted to the Senate. No? Nasa Constitution yon. But doon sa rules namin, hindi ko lang nadala, inaiwanan ko, na even if you get 1/3, nakasulat doon sa section, Article 2 yata, ang sinasabi doon, it must still go through the Committee on Justice. Okay. Ang sanang ginawa nila is, may akusasyon sila kay Chief Justice. No? Ano ba naman yung pasagutin? Diba, idaan sa proseso, dalhin sa Committee on Justice, pasagutin yung Chief Justice within 10 days, pagkatapos niyang sumagot, ay pagbotohan ng Committee on Justice, tapos tsaka dalhin sa plenaryo. Diba,
But isn't this the same process with what happened to former President Estrada? This is the same. It's very similar. I think it's similar, but I cannot say it's the same. I was not a member of Congress at the time, so I'm not sure. No, similar, but not. I cannot say it's the same. Okay. It's the same process. No? All right. Okay. Now, Congressman Tiangco, don't you have fears? I mean, you're the only one speaking out so far. Well, there was Congressman Boying Remulla yesterday. Uh-huh. But it takes so much to actually question what had happened given we have such a popular president. Mm-hmm. Yun nga yung problema. Eh. Talagang, I have to give it to the spinsters of Malacanang. No? Pinapalabas nila, it's Pinoy against GMA. Anong laban ng isang unpopular past president doon sa popularity ng president na pangulo na napaka-popular? But this is not Pinoy versus GMA. This is about the integrity, independence of the co-equal branches of government, which is guaranteed in the Constitution. This is about the independence of the Supreme Court. This is about the independence of the legislature. This is not about Pinoy versus GMA. Mm-mm. Pero ganun siyempre yung spin eh. Kasi pag ganun yung spin, wala talagang panalo, di ba? Kaya pati ako eh, paano mo naman ako isasama dun eh? Halos everyday kausap ko si Presidente Estrada. I mean... So my question is, would you have wanted Chief Justice Corona impeached? Would you have signed under different circumstances? I cannot answer that, no? Because first of all, it will depend on what will be given to me after the due diligence of my legal staff. I see. Kasi okay, because you did not sign Mercy Gutierrez either. Yeah, because based on the documents given to me, I felt kulang yung ano. And yung ebidensya. Ebidensya. And yung Mercy Gutierrez, I'll put this on record. Isa ako sa napahirapan nung panahon ni GMA. And you know what I mean, no? Uh-oh. But I cannot, hindi pwedeng personalan to. Hindi pwedeng sa tingin mo, ginawa ka ng mali. Pag ikaw naman ang nahan dyan, eh, gantihan mo na lang. Mm-hmm. Hindi naman po pwede sigurong ganun, di ba? Dapat we have to rise above it. Eh. I mean, I've been in public service for 14 years. I've learned na hindi mo pwedeng personalin eh. Mm-hmm. I mean, ang mahirap dito sa trabaho namin, pwede kami batikusin ng tao. Hindi naman pwede batikusin ng tao. Tatanggapin na lang namin lahat ng batikos, di ba? Mm-hmm. At siyempre, sa politika, dapat nakahanda ka. Pero siyempre, hindi madali ito because sabi mo nga, a very popular president, a very powerful president. But again, I want to say one, Mr. President, hindi ako tumututol sa inyong programa, supportado ko ang inyong programa, at wala ho akong planong makipag-away sa ating Pangulong Pinoy. No? So I think you should set the record straight on why you feel strongly about this issue. Okay, I posed this question yesterday. Doon sa prosesong ginawa nila sa pag-impeach Chief Justice. Kay Chief Justice Corona. Si President Pinoy was a former congressman. Sa ganung proseso, mapapampirma mo ba si Pinoy? Sa tingin ko, hindi mo siya makaya mapapirma sa ganung proseso. Number two, nakasalubong ko siya on the road, no? Si Pinoy. I witnessed. Paseo de Rojas, corner Buendia Avenue. Ako yung go, pa-left, siya stop. Pero alam ko, convoy ng presidente. So out of respect, huminto ako. I stood still. Hindi talaga gumalaw yung kotse niya hanggang nag-go. So, tinext ko siya. Sabi ko, boss, hanga naman ako sa'yo. Pinapauna ko na yung convoy mo. Ayaw pa rin mag-go. Medyo security risk yan, di ba? Mm-mm. I mean, hindi red ka naman light. Yeah, hindi yeah. Ka naman no, security risk yes, for yes. Him to stand still. Exactly, exactly. For a red light. 30 seconds, yeah. No? Ang sagot niya, ano ba sagot niya sa akin? Ang sagot niya sa akin, Toby, kung ang pinakamataas na official eh hindi kayang sumunod sa mga simpleng batas, paano mo ipapatupad yung batas? So, I think it is no secret that he wants the Chief Justice impeached. No? Ay, hindi sikreto yan kasi openly sinasabi naman niya. But when you're in power, I was a mayor before, he's a president. Madaming sip-sip dyan eh. I mean, gusto ng presidente impeach. Magregalo tayo, gawin natin. Siyempre, pasikatan yan eh. Gumawa tayo ng paraan na tayo ang bida.
Kasi madami, I mean, it's no secret, madaming factions sa Malacanang. Mm-hmm. Gumawa tayo ng paraan na tayo ang bida, ibigalo natin to sa presidente. I'm just guessing. But yeah, for me to, I cannot accept the theory na Pinoy would have wanted it this way. So you're saying it's the manner? Yes, it's the manner. It's the manner by which it's done. No? And the constitution we are following now, tinawag nga natin Cory Constitution yan eh. So, would he want to violate the Cory Constitution? I don't think so. I think he knows that there must be respect given to co-equal branches of government. No? Mm-hmm. So, yun lang. Ang main reason ko kung bakit ako nag-resign sa majority is the issues of the impeachment are beyond us. No? It's up to the Senate to decide on that. Ang issue ko lang, sabi nga sa akin kahapon, tapos na naman, hindi ka na naman. I mean, well-meaning friends, well-meaning congressmen, my good friends in Congress. Kaya nga, after that, nakita mo, nagtatawanan kami. Kasi in Congress naman, that's why I love Congress. Walang personalan dyan eh. Kahit mag-debate kayo ng dalawang oras, pagkatapos, tawanan lang kayo. Have told you? Have told me na pag-isipan mo ng isang araw. Tsaka yung iba, sinasabi, hindi ka na bumoto eh. Sapat na yan. Sabi ko, hindi naman ito dahil sa hindi ako bumoto. It's not anymore about the impeachment. I cannot follow a leadership of the House that did not protect the integrity and the independence of the House. Okay. Yun yung reason. Now, is this reflective now of your relationship to be with House Speaker Sonny Belmonte? Do you feel? I hope not. No. In the speech, I said I'm good friends with his children. It's Christmas time. I don't want any enemies. But this transcends friendship, eh, di ba? It's the institution, eh. And it's not only the speaker, no? Pag sinabi naman liderato, hindi lang naman yung speaker ang liderato ng house, eh, no? Mm-hmm. So, ang sinasabi ko, sana naman hindi, no? Ngayon, kung sasabihin ni speaker, bait ko, hindi muna siya kinausap, mahirap pa yun, eh. Baka, alam mo, mapakiusapan tayong hindi natin ituloy. Talagang decidido na ako kasi hindi, kala ko after, nung Sunday ng gabi, admittedly, hindi ako nakatulog ng mahimbing dahil I was forcing myself to vote yes, blindfoldedly. So, nung Monday ng gabi, kala ko makakatulog na ako ng mahimbing. Hindi pa rin eh. So, when I woke up Tuesday, pinag-isipan ko na mabuti. Mm-mm. Tapos, ginawa ko na yung aking privilege speech and I decided, no? Mm-mm. And, okay. Yun. You don't regret it? No. Okay. You know, you cannot run away from your conscience, eh. At least kagabi, eh. Medyo okay na. Kaya lang, talagang ganun, eh. Parting words, Congressman. Lessons to be learned. What do you want people to take from this experience in the House? Clearly, you have a message. Mahirap magsalita because as co-equal members of the as colleagues in Congress, syempre dapat mo igalang yung mayorya. No? Nag-desisyon na yung mayorya na gusto nila yung impeachment, iginagalang ko yun. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ko kayang sumuporta ng liderato na hindi kayang ipaglaban ang independence at integrity ng House of Representatives. Yun lang. Okay. But I will remain supportive of the programs of the president that I think are for the good of the people. That's why I have remained independent. I have not transferred to the minority. I will not transfer to the minority until the issue they are defending is GMA. That is for the record. Okay. All right. Congressman Toby Tiangco, thank you very much. Very articulate. Well said. And I have to say, being a lone reed isn't easy, but then again, you've shown that this is what you believe and you chose to speak out for what you believe. We'll take a quick break. When we return, we'll have a second guest joining us in the studio. He is Attorney Marlon Manuel, this time a member of the group called Supreme Court Appointments Watch or SCOW. We'll be right back.